Ito another nakaka-good job na question kasi syempre future ng ating ano bansa for the next 6 years ang nakasalalay kayo ba guys ay nakaboto na. Na-exercise niyo na ba ang inyong right to vote? Ha? Ano nakaboto? Ano ba? Hindi ako sure kung ano ba? Hindi alam niyo ba alam niyo? Kayong dalawa ang yayabang ninyo. Nanggigigil ako sa inyo. Ano ba kayo? Kasi hindi ka ba nakaboto? Ha! Naku, wala nga siyang, ink. Bakit wala kang ink? Nakaboto. Bakit hindi ka bumoto? Why? Ito na nga, deactivated yung account ko sa, yung registration ko sa Comelec. Why, blue? Sino yung disco? Ako ba? Disconnected ako? Deactivated ako eh. Hindi, kasi 2018 nakaboto ako, 2019 hindi. Okay. Pero upon checking, kaya nga sobrang confident pa ako eh. Alam mo, sabi ko pa sa tiyahin ko, sa kapatid ko, magparehistro na kayo kasi hindi sila registered eh. Sinamahan ko sila sa Comelec para magparehistro. Ang ending, sa pamilya ako ang hindi makakaboto. Ikaw ang hindi makaparehistro. Nakakaloko. So, sa mga ano natin talaga, dapat i-double check natin. Yeah, akala sobrang natin minsan kasi... Huwag kayong pakasiguro. Totoo. Kaulat ni Wise, hindi pa pala naka-register. Hindi ako naka-register. So, isa pa sa pumila kanina, tapos nasawi ka kasi nga hindi ka naman nakaboto. Hindi, tawag niya ito. Kasi di ba meron naman yung nakikita na parang link something. Chinek ko na doon, deactivated. Alam mo nung nalaman ko deactivated, devastated ako. As in, the moment talaga na nalaman ko, kasi Saturday yata yun, Monday nagpunta ako ng Comelec, agad-agad. Tapos yun, sabi sa akin, hindi daw nila ma-open yung yung system para ma-reactivate yung sa akin. And kailangan ko daw kasi ng proof na bumoto ako noong 2018. Kung wala daw proof, hindi daw sila maniniwala. Kaya sabi ko, wala. Kahit na paano i-contest, hindi talaga. So yun, parang talaga siya, kailangan talaga natin i-make sure na during yung mga susunod na election natin, yung mga same ng case ng sa akin, i-make sure talaga natin na activated yung account natin para at least ma-exercise natin yung right natin para bumoto. Kasi boto natin sobrang importante. Kaya ngayon, nakakahiya. Ihiyang-hiya talaga ako sa sarili ko talang, ganun talaga. Promise. Eh, sana hindi ka na nagpakita ngayon, Charing! Ay, din tumalikod ka! Oy. Tumalikod ka! Malikod ka kasi kung nahihiya ka, tumalikod ka! Charing lang! Kayo naman, kumusta naman experience niyo? Wait, pero lesson learned yung kay Wise, the next time, i-double check talaga na. Yes, true. Malayo pa lang i-check nyo na. Tama. Oo. Si Josh ba, kamusta naman ang iyong... experience? Nung una, very chill lang. Tapos nung nandun ako sa upuan, nag-shade na ako, nakakanginig siya talaga. Hindi ko alam kung bakit. Alagpas siya anytime. I think gutom nga ako. Ang aga pang gutom. Kaya pala, Josh, medyo naamoy. Medyo amoy gutom. kaya nanginig kasi amoy mabaho. Feeling ko nga, Ayun. Pero, ayun, sobrang nakakanginig siya. At siya kaapakainit. Talaga namang medyo thankful ako sa mga may dalang pamaypay na namimigay ng pamaypay kasi lifesaver, yun talaga ang nagamit yung pamaypay na binibigay nila. Nagamit ko yung mga pamaypay na ginagamit na mga yung mga pinamimigay? Galing sa Botohan, pero ang fresh. Totoo. My God, hindi ako nalit po. Wala lang po. Talaga ba? Kaya pala, wet look ka ngayon, Ana. Pawis-pawis pa. Literal pawis pala. Wet look. Hindi. Ang aga ko nagising talaga kanina. Kasi nga, gusto namin maaga kaming makaboto dahil ayaw naming ma-hassle nga sa kita. Pero, syempre, nagising ako. Ano bang oras ako nagising? Siguro bago mag 7 o'clock. No, hindi pala bago mag 7. Mga 6:15 ganung oras sa pagkukumbinin. Ginising kami kasi nga para maaga. Tapos malaman ko na sobrang kapal ng tao, akala niyo yung mukha. Pero kapal talaga ng tao. Oh. Ang daming tao. Ito kasi meron ako mga kamag-anakan din na pumila ng mga ganung oras. Kaya nasagap na namin ng balita na sobrang daming tao. So, hindi kami pumunta agad. Pagkagising namin, hindi kami nagpunta agad. Nagpa-ano muna kami. Pahupa. Kape-kape. Tama. Yes. Tapos, itong isa na naman naming kapitbahay na naman pagdating doon, sabi, di paalis na kami. Marites, ha? Sabi po, ang daming Marites talaga sa amin. Ito niya sabi, sinara ang gate. Sinara ang gate ng school. Sinara ang gate. Sobrang dami na tao.
ano, wala nang kahupaan ang mga ano, ang mga talagang, ang mga upaw doon, talagang wala nang kahupaan. Oh. So kami naman, ay nako, nakakadalawang sagap na kami, magbabakasakali kami. This time, pupunta kami, kung sobrang haba, hindi namin pipilitan kasi syempre sobrang init din talaga. Mm-hmm. So, pagkapunta namin doon talagang chinaga namin, nag-ano na kami, na, kasi nakita namin nag-move na eh. So, ito namang akong medyo papakilameran na ng babae. Oh. Kita ko doon sa pinaka-gate. Tinignan ko, ang haba kasi talaga ng pila. Kung makikita nyo talaga, sinend ko sa group chat na, ang haba ng pila, malayo yun sa gate. Oh. So, pagkakita na ko doon, kuya, ano po bang ano na po natin siya? Lahat ko na kilig-kilig mo. Nakagano'n siya talaga. Kasi ang kilig-kilig ko talagang naman, umiiyak na siya. So, random ko yan. Ano po lagay na sitwasyon natin siya? So, explain nga na, paunti-unti, pailan-ilan ang papasok kasi nga doon sa school masyado ng crowded. So, okay, naiintindihan naman natin yan. Pero, kinalaunan, syempre, natapos din ang pila, talaga nakapasok din kami. And, na-happy ako kasi doon sa present ko, ang luwag! Ang wow. Luwag! Nagulat na ako. Bakit? Kasi sa bandang dulo ako eh. Number ano ako. Basta yun na yun. Sa dulo. Sa dulo ako nakapila. Na-shock ako. Bakit gano'n? Wala ditong pila. Bakit gano'n? Ano? Pero doon sa ibang parte, sobrang sikip. Yun nga. Iba-iba. Iba-iba. Pero nakakatuwa naman kasi maayos naman kami nakapagboto. Alam mo yun. Syempre, meron akong listahan ng ano ko, para go. sure siya. Totoo. May coding ko. Sana ganyan yung ma-experience sa ating mga Showtime Onliners, no? Para wala nang hassle. Wala nang hassle. It's Showtime!